Press back ng PBA players para sa Gilas Pilipinas, ilalatag na. Abang-abang lang, anumang araw this week, ilalabas na ang listahan ng mga PBA players na rest back ng Gilas Cadets para sa third window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers. Nauna nang inannounce ng SBP na posibleng mag-assemble kaagad ang team early part of January next year para pumasok sa isang bubble training. Third week ng February, schedule ang third window kung saan tayo ang magiging host. Kumbaya naman, dating gawin tayong mga sabik na sabik sa basketball, listahan na naman tayo na kanya-kanya nating mga picks. So heto ang aking listahan ng mga PBA players na gusto kong maging race back ng Gilas para sa susunod na window ng qualifiers. Bilang combo guard, Kiefer Ravena ng NLEX. Bigyan natin ng chance si Kiefer na i-redeem ang sarili niya matapos ang sablay na World Cup performance, given na galing siya sa mahaba-habang pahinga dahil sa kanyang suspension. This time, although galing na naman siya sa mahaba-habang break dahil sa pandemic, maganda naman ang kanyang pinakita sa nakaraang PBA bubble. Bilang combo guard din, si Jay Perez ng Terrafima. Yes, dapat guardia ang laruin ni Perez at the forward position na kanyang nakasanayang laruin sa PBA at noong college. Undersized siya sa forward position sa international game. Marami naman ng capable players mula sa cadets ang pupuno sa SF at PF position. Bilang SG at SF, Macho Wright ng Phoenix. Redemption din para kay Wright. Marami kasing fans ang nakukulangan sa naging past performance niya sa national team under kay Coach Reyes at kay Coach Yeg. Naging spot-up shooter lang ang kanyang role. Ngayon, mas confident at deadly na Macho Wright ang naglaro last PBA bubble. Kaya naman tingnan natin kung makabawi siya this time. Bilang shooting guard din, Roger Pogoy ng Token Techs. Actually, nagdado lang isip pa nga ako kung gusto ko pang lumaro sa national team itong si Pogoy. Dahil nga may mga players na tayo na mas mataas ang upside, mas may height, at disiplinado kumpara kay Pogoy. Pero dahil sa continuous improvement itong si Pogoy pagdating sa PBA, especially sa pagiging shooter at scorer, kumpaya naman, sige, bigyan pa natin ng isang chance. Sa forward position, Troy Rosario ng Token Techs. Although bummer din ang naging performance ni Troy noong World Cup, sama mo na ang pangit niyang paglaro the rest of the playoffs at finals itong nagdaang PBA bubble, kailangan pa rin ng Gilas ang athleticism at lengthy Troy sa forward position. Under kay Coach Chot at Yeng, ginawa lang siyang spot-up shooter. Under kay Coach Tab noong FIBA Olympic qualifiers ay hustle guy at abang siya sa weak side para sa drop pass o kaya sa offensive rebound. Kaya naman naging effective siya. Under kay Coach Joe, ganun din ang kanyang naging role sa SEA Games team. Tingin ko, mas effective siya sa role na yun kaysa pinigil siya maglaro as SF na spot-up shooter. Bonus na lang kung makakatigada siya sa 3 kumbaga. Pagdating na rin natin ang designation ni Troy pagdating sa national team. Kung maaalala nyo, may time pa nga na dalawang presyo siya sa isang araw kung mag-training sa national team. Sa court na nga siya nagpapahinga habang inaantay ang next practice. Ito yung time na nag-overlap ang schedule ng Gilas Senior at Cadet Team kung saan parehas nasa pool itong si Troy Rosario. Bilang backup naturalized player, in case hindi umabot ang papers ni Angelo Kwame, Muala Tautua at Christian Sanhartinger. Pareho nating ipasok sa pool itong dalawang eligible bigman na ito. Kung sakaling di pa pwede si Kwame, at least during practice, pwede nilang mas simulate ang laruan ng naturalized player ng South Korea at Indonesia.
para masanay ang mga bagito nating big man sa Cadet tulad ni Go Carino at Baltasar. Backup big man, Japet Aguilar ng Barangay Ginebra. Backup big man in case may ma-injured during training sa mga Cadets big man. Saka malaking bagay din na makasama siya sa training ng mga Cadets big. Although, recently nagpahayag na si Japet na out na siya para sa 2023 World Cup at para na raw sa next generation of players ang opportunity na yun. Pero, willing naman siya mag-mentor. Side note, baka may magtanong o mag-comment bakit wala si Ray Parks. Inasmuch as gusto nating makita ulit maglaro si Parks sa national team, and take note, gusto ko na siya maging leader sa mga susunod na iteration ng national teams. Dahil nga, injured siya during PBA Bubble Finals, marapat na magpahinga na lang muna siya at magpalakas. Robert Bolick ng Northport, galing sa ACL, pahinga at palakas na lang rin muna. June Manor Fajardo ng San Miguel Beer, equalizer sana itong si The Kraken against sa mga naturalized player ng South Korea at Indonesia. Dahil, hirap din naman ngayon na bantayan si Junmar nung nag-import sila dito. Kaso mo nga, galing din sa injury itong si Abay. Pahinga at palakas na lang din muna. Gabe Norwood, sana, maging part na lang siya ng coaching staff at maging personal defensive skills coach ng team. Raymond Almasal at JP Eram, at this point in their career, palagay ko, konti na lang ang depresya ng laro nila kumpara sa mga Cadets B. Kung kaya naman, focus na lang tayo sa mga Cadets B. So ayun, yan ang mga preferred players ko ng PBA na makasama ng mga Gilas Cadet na pumasok sa Gilas Bubble at maging part ng pool of players para sa third window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers. Kayo mga sirs, sino-sino PBA players ang pick ninyo? Comment nyo na lang para naman mapagkwentuhan din natin. Like, comment, share, subscribe, and ring the bell button para lagi kayong updated sa mga kwentuhang basketball natin. Maraming salamat, outro na tayo. Kai Soto, pasok! Tapos magpapakalusko. Yung heart talaga. Tapos, inom kayong walwal. Ganun bakla. Bakla ko to ah.